Itinanggi ni Attorney Estrella Elamparo na may koneksyon siya sa Liberal Party na pinaghihinalaang nagpagalaw di umano sa kanya para mapadisqualify si Senator Poe. May report si Joseph Moro. Sa rally sa COMELEC kanina ng mga taga-suporta ni Senator Grace Poe, may ilang mga placard na nagsasabing ang Liberal Party daw ni na Pangulong Aquino at presidential bet itong si Mar Rojas ang nasa likod ng pag-disqualify kay Poe. Suspetsa rin ang running mate ni Poe na si Senator Chis Escudero, ilang mga malapit kay Rojas umano ang nagpapagalaw kay Atty. Estrella Elamparo, ang isa sa mga nagpetisyon sa COMELEC para ipakansela ang certificate of candidacy ni Poe. Tinukoy ni Escudero si dating Defense Secretary Atty. Evelino Nonong Cruz na minsang kinuha umano ang law firm ni Elamparo sa isa niyang kaso. Magkasama rin daw sa Divina Law Firm si Elamparo at isa pa sa mga naghain ng disqualification case kay Poe, si Dean Amado Valdez. Hindi naman siguro natin inasahan dapat na aamin si Atty. Elamparo, na aamin si Secretary Rojas, o aamin si Atty. Nonong Cruz. Siyempre, didenay naman nila palagi yan. Ang tanong ko lang, sa mahabang panahon mula nung nagdeklara si Senator Grace, makailang ulit na nilang kinukwento, pinagyayabang at pinagmamalaki na nakalatag na at diskwalipikado na at hindi na matutuloy pa ang pagkandidato ni Senator Grace. Kung talagang wala silang alam o kinalaman, edi tigilan na rin ho nila yun. Kinumpirma ni Elamparo na taga Divina Law Firm siya kasama ang 43 iba pang abogado. Pero wala raw itong kinalaman sa ginagawa niyang pagkwestiyon sa kandidatura ni Poe. At wala rin umano siyang koneksyon sa Liberal Party. I challenge him to show any pleading, entry of appearance or document where I am formally entering my appearance on behalf of the camp of Atty. Avelino Cruz. Kung totoo man yon, uwi no ngayon. Hindi yan nagpapatunay na hindi totoo ang mga aligasyon sa ating petisyon. Itinanggi din ni LP spokesman Representative Edgar Erice ang aligasyon laban sa Liberal Party. Mariin naming kinukondena ang walang batayang pag-uugnay sa Partido Liberal at kay Secretary Mar Rojas ng kampo ni Senator Poe. Nauna nang inihayag ni Atty. Cruz na hindi raw niya kilala sa Elamparo at wala siyang koneksyon dito maging sa Divina Law Office. Ang desisyon ng COMELEC 2nd Division sa petisyon na Elamparo ipa-disqualify si Poe dahil hindi raw naabot ang kinakailangan 10 taong residency para makatakbo sa pagkapangulo. May mga ulat na nagsasabi magkakabrad daw sa Sigmaro si Senate President Franklin Drilon at dalawang COMELEC commissioners na bumotong ipa-disqualify si Poe, sina 2nd Division Chair Alpareño at Commissioner Arthur Lim. Itinanggi rin ginagamit nila ang connection nila sa fraternity para impluensyahan ng COMELEC. Hindi po kami nakialam sa kanila. At ang patunay na hindi po kami nakialam, yung aming kapartido, si Senator Bam Aquino, doon sa SET, bumoto pabor kay Senator Grace Poe. Hinihintay pa namin ng reaksyon ni Napareño at Lim. Nakatakdang idulog ng kampo ni Poe ang desisyon ng COMELEC 2nd Division. Idudulog din sa Korte Suprema ni Rizalito David ang kanyang pagkatalo sa Senate Electoral Tribunal naman na nagdeklarang natural-born Filipino si Poe. Ayon kay Supreme Court spokesman Attorney Teddy Te, bukas ang Korte Suprema na magsagawa ng special en banc session para agad maresolba ang mga kaso. If the court is on what it calls a recess, no, meaning there are no en banc sessions, and if there are urgent actions that require immediate relief, on the recommendation of the member in charge, whoever is the member in charge, then the Chief Justice can actually issue the writ. Kanina nagharap ng mosyon ng abogado ni Poe na humihiling na i-dismiss ang kaso naman na inharap din ni David sa COMELEC para ma-disqualify si Poe bilang senador. Walang reason to charge Senator Grace Poe in court for a criminal case of an election offense. Bakit? Sapagkat walang misrepresentation. Sa susunod na linggo, inaasahan maglalabas na ng desisyon sa tatlong hiwalay na petisyon laban kay Poe na nakahain naman sa First Division ng COMELEC. Joseph Morong, GMA News.